Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, sa bandang napagpuriwang na ito, dakilang kagustahan ng kanisilinisang pagliligid sa mahal na Birhen Maria. Ininuturing din araw na pasasalamat sa Pilipinas bilang pangunahin na ating patron ang mahal na Birhen Maria sa kanyang kanisilinisang pagliligid. Nagtulog namin sa harapan ng buong nagapat na naway maging malinis tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At upang maging karapat-dapat tayong dumanang pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Hinaamin ko sa kasalanan ng Diyos at sa inyo ang ating nalupang at kasaya sa isip, sa salita, sa sawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo pagdalaan sa Panginoong ating Diyos. Kawal tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, ikaw ang kami. Panginoon, ikaw ang kami. Kristo, ikaw ang kami. Kristo, ikaw ang kami. Panginoon, ikaw ang kami. Panginoon, ikaw ang kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos.
makapangyarihan. Para sa iyong anak ay kailangan mong maging marapat na tahanan ng mahal na gawin ng pinagbing walang ninanang kasalanan. At siya'y binugod mo para huwag madamay sa pagkakapasuway ng lahat. Pahundangan niyo sa kamatay na apuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Loobin mo kami maging dalisa, loobin mo kami maging dapat na mga tulong sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng Amen. Upang maging banal ang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito na kami kanyang hirangin noon pa ang una kami mga unang umasa kay Kristo. Sa lalo'y katatakulan niya. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat. Isang malaki po at salipi ni Aring David. Paglapit na ngayon sa tarahona ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagkulumihanan si Maria sa gayong parungusap at inisip niya ang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng Anghel, huwag kang matakot, Maria, sabagat pinagulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay magpili at manganak ng isang lalaki at siya na tawagin ng Yesus. Magiging nakilaw siya at matawagin anak ng mataas na asan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Yesus ang trono ng kanyang amang si David. Mag-aari siya sa kanya po, magpakailanman. At ang kanyang pag-ahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito kay ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang Anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipinanganak mo at tatawag ng anak ng Diyos. Natandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit nagmihit siya sa pagila ng kanyang katandaan. At ngayon, ikaanong nakuha na ng kanyang pagandang tao sabagat walang hindi mapangyayari ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng Anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang kalistinisang paglilihi, Imaculada Concepcion. Sino ang kalistinisang ipinaglihi? Sino ang ipinaglihing walang bahid ng kasalanan? Mama Mary. Sino? Mama Mary. Si Mary o si Jesus? Ay. Sino ang pinaglihing walang bahid ng kasalanan? Si Maria o si Jesus? Maria. Si Maria. Si Maria. Si Jesus ay Diyos, o si nagkatawang tao lamang. So si Maria ang ipinaglihing walang bahay dungis na kasalanan. Tayo baga ipinaglihing walang dungis ng kasalanan. O, tayo pinaglihing may dungis na kasalanan. Bakit tayo nadungisan ng kasalanan? Dahil sa unang
Gawa na pagkakasala ni Eva at ni Adan. Ang tawag natin ay original sin. Ibig sabihin, si Maria ay walang original sin. Hindi niya tinanggap yung original sin. Yung original sin na para sa kanya ay ginawa na ng Diyos bago pa siya ibinaglihim. Bago pa siya makonsip. Kaya immaculate conception. Immaculately conceived. So yun yung bahagi na bakit? Hindi tulad na ipinahayag sa atin sa ganang na kasulatan na narinig ko natin ngayon sa San Lucas na ang sabi rito na yun ng anghel, sabi rito ay kaya't banal ang ipanganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Kasi hindi ka pwedeng maging ina ng Diyos kung ikaw ay mayroong original sin. Bakit? Mapapahira ng kasalanan ang iyong ipanganak. So, kaya dinamis ng Diyos na si Maria ay ipaglihim ng walang bahid na kasalanan kasi ang kanyang ipagbubuntis, ang kanyang ipagdagal ng tao ay ang Diyos, ang anak ng tao. So yun po yung kadahilanan noon. Pero ano yung magiging bahagi ng ating pagtugon? Sabi na natin na hindi tayo matugal ni Maria na ipinagdigin ng walang bahay tunis ng kasalanan. Pero nawa makita natin alin na sa pamagitan ng Jesus ay patuloy tayong nililinis ng Diyos. At nawa makita natin na tayo ay tinatawagan ng Diyos na maging malinis sa kanyang harapan. Kaya po napakahalaga po yung sakramento ng umpisal. Noong Martes tayo ay naumpisal sa mga nagawa nating kasalanan. At mayroon po dalawang bagay na kinakailangan nating pag-ingatan. Kapag ang pinag-usapan natin ay yung manatili tayong malinis. Tayo po, pagkaman hindi tayo immaculate conceived, no? Tayo ay ipinagmihin may bawat dunis ng kasalanan, pero tayo nilinis ng Diyos sa sakramento ng binyag. Ay nawa ay maging bawala sa atin na maging maingat tayo sa dalawang kaisipan na ito. Anong dalawang kaisipan na ito? Una, ay manikasan ng ulo. Pinagpipilitan na ang kasalanan, yung hindi pagbabalik loob sa Diyos. Ay, kasalanan na ito eh. Kaya, kakatawanan ko na. Inyong unang ang problema na inaharap ng tao na wala pa noong isinilang ang isang kabahuhan. Kaya ito yung mga tao hindi na nagsisisi kasi pinakatawanan na yung kanilang pagkakasala. Kung ano man yung kanilang pagkakasala, ito yung walang balak magbago. Walang balak magbago. Kasi ay nahirati na sila sa pagkakasala.
Ito na yung bahagi ng kanilang pamumuhay. Yung tinatawag ko natin living in sin. E po, pagkatawag ako sa alam nila na kasalanan nila. At ayaw na nila umalis doon. Pangalawa, ay yung tinatawag ko natin yung impluensya ng mga bagong panahon. Yung nawala na yung sense of sin. Hindi ka man kapasalanan. Yung una, alam na kasalanan, hindi nagbabago. Ito, hindi naman ito kasalanan. Hindi naman kasalanan ito. Maraming uli siya na ginagawa. Kasi, yun yung kanilang pakita. Katulad na limbawa ng na itinuturing na yung kanilang gawain na hindi kasalanan. Ito yung paliwanag na nakita natin. Yung halimbawa na lamang, yung AJK, yung exodusal case, hindi naman ito kasalanan kasi bakit? Yung pagpatay. Kasi yung pinapatay kong masama naman. Kaya, okay lang ang pumatay. Napaka-dangerous mo ng kaisipan na yun. Kasi masama naman yung pinapatay ko, kaya papatayin ko na lang ito. No? So, ay hindi kasalanan ang pagpatay. Yan yung isang mentalidad. Gawa ng mga ginagawang dahilan. Ay, hindi naman ito kasalanan. Kasi ano po yung danger nito? Sabagay, lalabas tayo sa isang kaisipan na magkakanya-kanya tayo. Mawala na yung sense of order. Kasi bakit? Nawala na yung kung tawagin po natin na yung moral code. Gawa na sa pagkaunawa na pwede natin baluktutin ang batas ng Diyos na gumagawa sa atin tungkol sa pagkakasala at kabahan. Bahagi yun na kung sa ating makita po natin na kinakailangan natin pag-ingatan. We justify our actions na hindi ito kasalanan. Kasi may mga reasoning tayo na nakakita. Pero nais na ipahayag ng tulong na panalay na, alin man sa dalawa, at yung kaso ng ulo, at yung pag-i-deny na ang kasalanan na hindi kasalanan, ay ano yung pagkaya na ipinapagulurot sa atin ng kapahamakan. Magdudulog sa atin ang kabahan. Kasi yun ang kakapal ng kasalanan. Kapahamakan. Kahirapan. Kamatayan. Kaya nais na ipahayag ng buong pagkabangarin, ilayo tayo sa kasalanan. Ilayo tayo sa kasalanan. At ang mahal na meron tayo ay palaging nagtuturo sa atin ngayon, lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. So, parang pangalakad? Una, kung maaari, umiwas sa kasalanan. Umiwas sa kasalanan. Kung makakaiwas sa kasalanan. Sa paano pa maaari? Ay, kung nagkasala, ay magbalik loob sa Diyos. Pangalawa, ay nawa, makita na ito ay kahit tunay na kasalanan, huwag na mag-reasoning. Huwag na magbigay ng maraming kadahilanan. Tanggapin na lang na ito ay kasalanan at magbalik loob din sa
kasapa ng Diyos. So ito po, pangalawa ay makita po namin na kahalagahan din po na tawag na po natin ay pangungpisal. At pangatlo ay ang patuloy na pagtugon sa pamagitan po na pagkilos. So alam mo kasi problema na inaarap ay ng tao kaya po kuminsan ay lumalapit ang kasalanan kaya rin ay marami tayong panahon na nasasalang wala tayong ginagawa. Wala tayong ginagawa. At ang panyayaran po pinapalingalit ay gumawa sa papalang mga paraan at magdasal. Marami tayong dapat na ipagdasal. Ang mundo ginagalawa natin ngayon ay hindi na nagdarasal. Simple prayers, o lalo-lalo sa mga mabiling bariya, ang pagdarasal ng Santo Rosario. Yung patuloy pa ng aming panyayang, yung pag-isipa pag-araw ng Linggo. At makita niyo kasi, kapag tayo nagdarasal, maraming gusto ipakita sa atin ng Diyos. Maraming gusto buksan ng Diyos sa ating kaisipan na pwede natin gawin para makaiwas tayo sa kasalanan at kapahamakan. Kasi kung talagang makausap natin ang Diyos, ay maraming bagay na nais niyang ipapagawa sa atin. Napakaraming bagay. At nakita po natin ito mismo sa mahal na Birheng Maria. Alam niyo, kalimitan nung aparisyon ng mahal na Birheng Maria, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, ay kalimitan nung ang Panginoon pakilala niya sa kanyang anak, ay ako ang Imaculada Concepcion. So, bahagi na ko sa akin. Noong unang panahon, hindi ko naman kinala yung Imaculada Concepcion. Pero, 1500, hindi pa naman kinala yun ang una yung Imaculada Concepcion. So, pero, sorry, hindi pa lang 1500. 1800. Ayun lang tayo ngayon nagkaroon ng mas maliwanag ng pagtingin sa ating pananampalataya. Pero ito yung ano na ipinapahin ng pumagapan. Hindi lang para ipakita ng mga pero niya yung malinis. Pero nang isang pumagapan na rin, ayaw niya yung pag malinis. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na ilayo tayo sa kapahamakan. Kasi nagkakampal ng kasalanan. Nais siyang makita natin yung ulit, yung kaayusan ng ating buhay at nakaligayaan na ipinudulot ng ating Panginoong Jesucristo. Na siyang nailang kung bakit si Maria ay ginawa niyang kalinisintisan sa kanyang pamilya. Mula sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. At yun po yung idulog din natin sa harapan ng buong may kapat. Na manatili tayong malinis sa harapan ng Diyos. Thank you.
Tayo pa. Sumasok pa na tayo ako sa Diyos sa may gawa ng langit at lupa. Sumasok pa na tayo ako kay Jesucristo ng isang anak ng Diyos. Panginoon na ang lahat, nagkataon ka ang sila ng Espiritu Santo. Ipinanaw ng Santo ngayon birin. Ipinagpapasakit ni Poncio Pilato. Pinati sa krus na matay ng ibig. Nanahap sa korona ng mga ipa. Nang may katumaro ng buhay na maguli, umakil sa lahat. Nalulog sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magpupunan pa rito at kukong sa nabuhay ng mga ipa. Sumasapalatay ng mga buhay sa Diyos sa Espiritu Santo. Sa banal at sa parang patuloy. Sa banal at sa banal. Sa kapatuloy ng mga kasalanan. Sa pagkabuhay ng Dino mga tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kalisinisang paglilihi sa manyan ay hayag ni Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pag-aaralan sa kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa panalangin sa ating Ama ang Dumika. Sa bawat panalangin ng ating pong itutubol, Ama, loobin mong paramalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong paramalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumago patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating magtungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong paramalan ng buhay ng iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitipa sa kasalanan, narating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong paramalan ng buhay ng iyong kapangyarihan. Ang mga may musilang na puso naway magtaguyod ng mga matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maparangalan ang buhay ng iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maparangalan ang buhay ng iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway pagdiwang ng walang katapusan, kasama ni Maria at ng mga banal, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ang buhay ng iyong kapangyarihan. Ama, ang lumika, tingin mo kami sa aming panalangin na kasama ng kalisinisang Birheng Maria. Hinirang bago pa na manginalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay ng nag-aaring magkasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po. Mag-aaralan. Sa pagpapala.
Kasi tayo pa tayong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang pag-ahay namin ikalagdan ang Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin na po naman ang Panginoon ito pag-ahay sa iyong mga kamay. Sa kapulayan niya ang alam sa ating kapaginabangan at sa buo ko sa bayan niya ang banal. Ama namin kung dumita. Ang andong ng pag-ingkas sa amin na bilin sa iyong dambana, ngayon dakilang kapistahan, nang kalisimisang pabilihin sa mahal na Belen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pahundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya. Sa pagkasangkot, sa pagsuway ng tanan, kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob. Sa kanya ay mahamo sa tanang kasalanan. Inulog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaini. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo ininulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Bereng kabanal-banalan na iyong inubos na kinalulutan upang mo sa anak mo siya ang magluwan sa kanya'y mabanalan ang sambay ng kabiyak ng dalisa ito walang mahing kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nalabig sa anak mong mahal na korderong nag-aalis ng aming kasalanan. Ang mahal na Belen ay iyong inilaan, maging katuwang matuwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga nangyayasisiyahod na pagpulis sa iyo ng walang upay sa kalakitan, kami nagpupunyi sa iyong katakilaan. Santo, 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 ganyan naman ang matapos ang abunan, inawa kanya ang kalis, huli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito, pinamin ko ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipag. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo.
ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain sa sarili niya'y inihain bilang pagkaitinumin bilang sasaluhan natin hanggang sa siya'y lumating. Pagkabuhay mo na pagkiyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ang kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapat na kumayo sa ramong para magbukod sa iyo. Isinasaamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubod ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapit mo ang simbang laganap sa tumbibig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis, ni Binaventura, at ang tanang papalihan. Alalahanan mo rin ang mga kapatid namin na hinlaya na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga umanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo rin napanin kayo lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mga nabirang Maria nila ng Diyos. Isa na sila kanyang esposo, isang ng mga apostol, isang Martin at lahat ng mga banal na buhay dito sa ligdang kalibigan sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng Diyos, kasama niya sa kanya lahat ng pagpupuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ang tayo. Amen. Pagsitayin po tayo. O Panginoon.